Magandang araw po sa inyo mga kapansit. Bago po natin simulan ang kwento sa araw na to, nais ko po munang sabihin na bukod po sa akin na makakasama po ako sa kwento na to, siya po ay si Sir Vincent Gutierrez. Bali, bago po siyang narrator, pero pagdating po sa larangan ng pagbaboses ng mga characters, veteranong-veterano na po siya. So inibitahan ko po kayo mag-subscribe po sa kanyang channel, Kwentong Enteng. Ilalagay ko po sa comment section or sa description box. Hanapin niyo na lang po or search niyo po Kwentong Enteng. Yan, bali reflex ko na lang din. For sure yung karamihan sa inyo narinig niyo na siya sa TV. Siya po ang nagboses kay Zoro ng One Piece. Filipino dub po ah. Zoro ng One Piece, dila ng Flame of Reka, si Mitsui ng Slam Dunk, si Vegeta, si Frieza, tapos si Kai ng Beyblade, si Miyata, tapos ito sa paborito ko, si Lelouch ng Code Geass, tapos si Hotohori ng Fushigi Yugi, uy napanood ko ito dati, si Jigen ng Lupin at marami pang iba. Marami pa, mga Filipino dub movies, next ko na i-flex. Sabi kasi ni Sir, marami pa. At salamat din kay ang pinuno, kay Boss Ku, na nagpakilala sa aming dalawa. Salamat Boss Ku, at more power pa sa atin. So muli, iniimbitahan ko po kayo mag-subscribe kay Sir Vincent Gutierrez, Kwentong Enteng. Well, yun na po. By the way, ang storya po na ito ay isinulat ni Delonix Regia. Pinapaalalahanan ng lahat na manatili sa loob ng bahay kapag sumapit na ang alas 8 ng gabi. Ahem! Ang mga uuwi galing sa mga trabaho ay maaaring ipagpaliban na lamang. Ang pangarib na dala ng mga aswang ay papalapit na. Iligtas natin ang ating mga sarili. Hindi ito pananakot. Mas lalong hindi rin ito haka-haka. Mag-iingat ang lahat at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Diyos ko po! Dinig naming sabi ng lalaking announcer sa may TV. Nasa bus kami ngayon. Kasama ko ang dalaw kong katrabaho. Pauwi na rin kami. Pero dahil sahod namin ngayon, nagkaayaan na mag-inom sa lugar ko. Natuwa si Anthony sa announcement. Ganoon din naman si Rickson. Kapwa sila hindi naniniwala sa aswang. Isang buwan na rin kasi mula na kumalat ng balita. Maraming mga bangkay na tatagpuan. Kalamitan. Mga wakwak ng tiyan na kung saan saan lang natatagpuan. Sa simbahan. Sa sementeryo. Ospital at kahit sa istasyon ng mga pulis. Ang mga pangyaring to ay nagdulot ng takot sa lahat, lalo na nang may makapagsabi na ang mga aswang ang may kagagawa ng lahat. Inimbestigahan ng gobyerno ang sunod-sunod na kaso hanggang kalaunan napatunayan nila na totoo ang usapan dahil mismong senador na rin ang nabiktima. At ang pangyaring yon ay nangyari lang sa kalagitnaan ng meeting de avance. Maraming Pilipino ang nakakita. Kaya ngayon, kahit ako sa sarili ko, hindi ko may tatanggi na totoo ang aswang. Unti-unti na sila nagpaparamdam, lalo na sa Maynila. Ganun pa man, may mga ilan lang talaga na ayaw pa rin maniwala. Ginigit ng iba na yung video raw edited. Lalo na itong dalawang katrabaho ko. Seryoso ba talaga sila sa issue niyan? Natatawang tanong na Rickson habang nakatayo kami sa bus. Puno na kasi. Sus, panakot lang ng gobyerno yan para malihis ang atensyon ng mga tao. Ayaw kasi nilang aminin na bagsak ng ekonomiya natin. Kaya yan, gagawa sila ng ibang issue. Lumang style na yan. Paliwanag naman ni Anthony. Hindi ko naman sila masisi. Minsan din kasi may mga punto ang sinasabi nilang dalawa. Totoo naman kasi na mababa ang ekonomiya ng bansa. Ang daming nawawala ng trabaho. Ganon din yung mga kumpanya nagsasara. Ikaw Bruno,
Anong masasabi mo sa kalokohan na yan? Di ba, naniniwala ka sa mga aswang? Pang-aasa na reliksyon sa akin. Inisian ko lang sila. Kasi kahit anong gawin kong paliwanag, alam ko rin naman hindi nila maiintindihan. Alas 7 na ng gabi nang makarating kami ng MRT. Pababa pa lang kami ng bus. Napansin ko na agad na parang walang nakapila. Pero hindi pa naman nagsasara. Inisip ko tuloy, hindi rin siguro naniniwala yung pamunuan ng MRT. Swerte! Walang pila! Masayang sabi ni Rickson. Walang pila kasi maraming nauto sa aswang-aswang na yan. Gatong pa ni Anthony. May mangilan-ngilan kaming nakasabay. Bilang na lang sa daliri ang mga nakasama naming sumakay sa tren. Saktong alas 7 na noon. Kahit may isang oras pa para makauwi sa amin, kinakabahan pa rin ako. Kasi kung talagang hindi totoo ang aswang, hindi magsiseryoso ang gobyerno na hawakan ng kaso na yun. Sa sobrang luwag sa loob ng bagon, si Anthony at Rickson nakahiga na. Humiga sila, hindi para umidlip o ano. Humiga sila kasi may babae sa harapan namin. Napakaganda at sexy ng suot. Mukha siyang model. Ang ikli ng suot niya. Yung dalawa ko tuloy katrabaho, dinimonyo. Na kahit anong saway ko sa kanila, hindi pa rin sila tumitigil sa paninilip. Mukhang hindi nakakahalata ang babae. Mula kasi nang sumakay kami, kanina pa siya nakapikit. Umiidip siguro. Maya-maya, kinilabit ako ni Rickson. Lumapit ako sa kanya. Meron daw siyang ibubulong. Pre, kulay black. Bulong niya. Ha? Ang slow mo naman. Yung panty gagi. Kulay black ako. Sabi niya ulit. Sabi nagpipigil na tumawa. Pati si Anthony, ganun din ang ginawa. Ilang minuto pa, biglang namatay ang ilaw sa loob. May 10 segundo na ang dilim-dilim lang. Napabangon yung dalawang ugok. Siguro, nakaramdam ng takot. Kasi sa bago namin, kaming apat na lang talaga ang nandun. Kasama na yung babae. Sa kabila, doon may iba pang tao. Gogi! Bulong na Rickson. Akala ko ba, hindi kayo naniniwala sa aswang. Biro ko. Bugok. Aswang bang pumatay sa ilaw? Pabalang nasagot ni Anthony. Ilang sandali pa, bumalik na ang liwanag. Makakahinga na sana na malawag yung dalawa. Pero, biglang nawala yung nasa harap namin. Yung babaeng sinisilipan nila. Yung dalawang bugok na pasiksik sa akin. Lumingon kami sa kaliwa. Wala yung babae. Sa kanan naman, wala pa rin. Wala kaming ideya kung saan siya nagpunta. Kaya nagsimula na ako mapaisip na baka nagsisimula nang lumabas ang mga aswang. Nasaan napunta yun? Nanginginig na ang boses ni Rickson. Aba, ewan ko. Tanga ka ba? Sagot ni Anthony. Baka. Napatingin silang dalawa sa akin. Ano? Aswang na naman. Puro ka aswang. Eh ano sa palagay nyo? Multo? Tugon ko. Hindi na sila nakapagsalita. Huminto bigla ang tren. Wala pa kami sa tamang istasyon. Buendia pa lang yun. Baklaran ng baba namin. Bumukas sa mga pinto ng bagon. Akala namin aandar pa ulit. Pero nasa 5 minuto na kami naghihintay. Hindi pa rin umaabante ang tren. Kaya kasama ng ilang tao, nagsilabasan kami ng tren. Lahat, nagre-reklamo siyempre. Naghanap kami ng gwardiya, irereklamo sana namin yung nangyari. Pero, wala na kami makita ni isa. Ni tao na sasakay, wala nang pumapasok. Ang tahimik na sobra. Kahit kailan talaga, palpak tong MRT. Inis na sabi ni Rickson. Wala kami nagawa. Naglakad dala kami paalis. Nung nasa kalye na kami, napansin din namin wala nang katao-tao sa kalsada. Kung meron man, paisa-isa na lang. Basta mga nagmamadali na. Pero kami, chill-chill lang na naglalakad. Bilisan nyo kaya maglakad. Ang hirap na makahanap ng masasakyan oh. Bilisan nyo. Ngumisi lang si Rickson. Nagmamadali ka kasi.
Baka may aswang na? Pang-iinsulto niya. Paano kung totoo? Belta ko. Kung totoo ang aswang, bakit bukas pa yan? Tinuro ni Anthony yung convenience store sa tapat namin. Sakto! Bumili rin tayo ng alak. Si Rickson, nauna nang pumunta doon. Sumunod na lang kami ni Anthony sa kanya. Nang makalapit kami ron, wala lang tao sa loob. Kahit yung mga nagbabantay, wala rin. Pero nakakapagtaka kasi open pa rin sila. Tao po? May tao po ba dyan? Bibili kami. Hoy! Mamaya na kayo mag-anuhan dyan sa loob. Sigaw ni Rickson. Tignan nyo. Kung hindi totoo yung aswang, bakit tala iiwan ng bukas yung store nila? Baka nagmamadali. Kaya ganito. Sabi ko, nagsalubong naman ang kilay nila. Ano ba Bruno? Iinom ba tayo? O iisipin mo na lang yung mga aswang na yan? Reklamo ni Rickson. Inom pa rin ba yung nasa utak mo? Wala nga tayong masakyan papunta sa amin eh. Paano tayo makakainom? Sagot ko. Mga tol, tingnan nyo. Napalingon kami sa sinasabi ni Anthony. Di ba, siya yung kaharap nating babae kanina? Oo, Gagi, paano? Hindi na naituloy ni Anthony ang sasabihin niya. Si Rickson kasi, nilipitan agad yung babae. Hi, miss. Sinusundan mo ba kami? Preskong tanong ni Rickson. Hindi sumagot ang babae. Nanatili lang siyang nakatalikod sa amin. Nakaharap lang siya sa rep. Sa mga oras na to, nananayo na ang balahibo ko. Ramdam ko talaga na may kakaiba sa babae na yun. Malakas ang kutob ko. Naaswang siya. Miss? Hahawakan na sana ni Rickson yung babae. Pero bigla yung humarap. Napaatras si Rickson. Halos matumba niya pa yung mga tinda roon. Kaming tatlo, nabigla sa itsura niya. Sinasabi ko na nga ba, isa siyang aswang. Nangingitim lahat yung mga mata niya. Mahaba at matutulis ang tenga. Ganon din yung mga pangil na sinasabayan pa ng paglalaway. Put! Takbo! Sigaw na Rickson. Paghawak namin sa pinto, yung babaeng aswang lumundag sa amin. Para siyang palaka ang layo ng tinalo niya. Mabuti na lang may mga payong sa gilid ng pinto. Pinaghampas ko siya sa mukha hanggang sa mabitiwan niya si Anthony. Si Rickson naman, sinampal niya ng magazine sa mukha. Nang makabelo, lumabas kami. Tumukbok na papalayo. Sumisigaw na kami sa kalye. Pero walang nakakarinig. Wala nang katao-tao. Karamihan sa mga nadadaanan naming bahay, sarado na lahat. Pati istasyon ng pulis, sarado na rin. May nakita pa kaming dalawang pulis na nakabulagta na lang sa tapat. Ayan, mga hinayupa kasi kayo. Ayon yung maniwala sa akin. Kung naniwala lang sana kayo, edi sana nakapag early out pa tayo. Nasa bahay na sana tayo. Mga inutil. Gigil kong sabi sa kanila, sabay batok. Paano ngayon yan? Anong gagawin natin? Natatarantang sabi ni Rickson. Nasakali lang kami. Takbo at lakad ang ginawa namin. Hindi kami pwedeng abutan sa labas. Kasi kung nagkataon, magiging food trip kami ng mga aswang. Kung paano nangyari ang lahat, wala akong ide-ideya. Basta bigla na lang may lumabas na aswang. Ni mismo gobyerno, kinakatakutan din nila. Hanggang sa may nadaanan kami supermarket. Tulad ng iba, wala na rin katao-tao doon. Madali kami nakapasok sa loob. Sa entrada pa lang, bumungad na sa amin yung mga gwardya. Mga nakabulagta, duguan, wala na mga buhay. Bilis! Bilis! Si Rickson, takot na talaga. Pumasok kami doon. Nagmandali kami maglakad. Una naming nadaanan yung hardware. Kumuha kami ng mga pwede naming gamiting armas. Pagkatapos, nadaanan naman namin yung grocery column. Daldal ako ng daldal sa mga paalala ko. Pero wala na pala akong kasama. Paglingon ko, wala na si Rickson at Anthony.
Pero nang sumilip ako sa kabilang parte, nakita ko silang dalawa, abala sa paglalagay ng mga dilata sa bag nila. Madali ako lumapit. Mga siraulo kayo! Pagnanakaw yung ginagawa nyo! Sabi ko. Bakit? Wala namang bantay ah. Tsaka, baka nga ito na rin yung huling gabi natin. E di kukuha na ako ng gusto ko. Tsaka baka nakakalimutan mo. Nagnakaw na rin tayo sa hardware. Sagot ni Rickson. Oo nga. Gatong ni Anthony. Sa bagay, may punto naman sila. Kaya wala na ako nagawa. Hinintay ko na lang silang matapos. Maya-maya, nakarinig na rin kami sa labas ng mga hiyaw. Mga hiyaw na nagpatayo na naman ng mga balahibo namin. Napahinto silang dalawa. Nagkatinginan kaming tatlo. Hindi man kami magsalita, alam naming tatlo na yung mga aswang nasa labas na. Nataranta kami. Dali-dali kami naghanap ng matataguan. Nakarating kami sa midsection, sa mismong impaka ng mga karne. Kahit malamig, tiniis na namin. May mga mabibigat na yabag ng paa. Dinig na dinig namin. Nagtago kami sa ilalim ng lamesa na bakal. At maya-maya, nakita namin na may pumasok na rin doon sa midsection. Pang ibaba lang nakatawan ang kita namin. Pero alam namin na yung isang yon ay isang aswang. Visit ka! Yung pa ako! Mahina, pero madiinasabi ko kay Anthony. Tinatapakan niya kasi ako. Nang umusog si Anthony, bigla siyang minasagi. Dahilan, para makagawa kami ng ingay. Nawala yung nasa pinto. Pero ilang sandali lang, biglang may sumilip na aswang sa ilalim ng lamesa. Kanya-kanya kaming alis doon. Nagtakbuhan kami palabas. Tinatahak namin yung hallway. May nadaanan pa nga kami ron. Isang lalaki. Empleyado yata siya. Nakasandal siya sa pader. Duguan ng leeg at hirap na magsalita. Napahinto kami nang humingi siya ng tulong. Wala na tayong oras. Pabigat lang yan. Sabi ni Rickson. Kailangan natin siyang tulungan. Madiin kong sabi. Hindi naman makapagsalita si Anthony. Sa takot siguro, naihina siya sa salawal. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awal niyo na! Sabi ng lalaki. Bahala kayo! Basta mauna na ako! Ayoko kainin ng mga lintik na aswang na yan! Tumakbo ng palayo si Rickson. Ibabangon na sana namin yung lalaki. Pero, bigla nang dumating yung aswang. Bruno! Ayan na siya! Hinihila na ako ni Anthony. Pakiusap! Pakiusap! Tulungan niyo ako iwan! Sabi ng lalaki. Napailing ako. Dapat pala, sumabay na kami kay Rickson. Kasi hindi rin naman namin siya maliligtas. Sorry, pasensya na. Sabi ko sa lalaking yun. Tumakbo na rin kami palayo. Paglingon namin, nakita namin nilapa na ng aswang yung lalaking yun. Narinig pa namin yung sigaw niya na nasasaktan siya sa bawat kagat ng aswang. Pagliko namin, may nakasalubong pa kaming isang aswang. Mabuti na lang, pinalo agad ni Anthony. Muntik na tayo doon. Bulong ni Anthony. Pumasok kami sa isang bakanting kwarto. Tahimik lang kami. Ramdam na ramdam ko yung lakas ng tibok ng puso ko. Si Anthony naman, medyo mapanghina. Tatawagin ko sana sila mama. Pero pagkapa ako sa bulsa ko, wala na doon yung cellphone ko. Napumura ako sa isipan ko. Anthony, nawawala yung cellphone ko. Nasaan na yun? Nahulog kanina. Malas naman. Nang masiguro namin na wala ng aswang sa hallway, dahan-dahan kaming lumabas. Paano si Rickson? Tanong ni Anthony. Wala na tayong oras para maghanap. Kailangan natin makahanap ng ligtas sa lugar. Sabi ko na lang. Nakababa kami sa ground floor. Pinilit namin makababa. Kahit na may mga bangkay sa elevator at tagdanan. Pagdating namin sa parking lot, may nakita na naman kaming aswang.
may nilalapas siyang babae sa di kaliuan. Kaya nagdahan-dahan lang kami. Nagtago kami sa likuran ng van. Hanggang sa kinakalabit na ako ni Anthony, may tinituro siya na tinignan ko naman agad. Sa pinto ng CR, may gwardiya doon. Tinatawag niya kami. Nabuhay naman kami ng loob. Nagmadali kami lumapit sa kanya. Madali na sinarado ng gwardiya ang pinto. Kuya, maraming salamat sa'yo. Sabi ko habang hinihingal. Huwag muna kayo magpasalamat. Hindi pa kayo ligtas. Kailangan natin makahanap ng daan palabas. Maraming aswang sa paligid. Saad niya. Nanatili kami ng halos kalahating oras. Nakaupo lang kami sa sahig, nakasandal sa pader. Sa tagal namin dito, kanina pa namin napapansin yung tao sa isang cubicle. Nakaupo sa bowl. Hindi siya lumalabas. Tinignan ko na maigo yung sapatos niya. Napansin ko na parang pamilyar yun sa amin. Nag-alala kami nun kasi baka mamaya aswang din yun. Kaya yung guard, tinanong namin, Kuya, sino po ba yung nasa cubicle na yan? Kanina pa po siya dyan ah. Sabi ko, sabay turo. Kalmadong humarap sa amin yung guard na kanina pa nakatingin sa labas. Ah, lasing yan. Hinakay ko lang papunta dito. Baka kasi makain ng mga aswang sa labas. Dahilan niya, napatango na lang kami. Maya-maya, nagpaalam ang guard sa amin. Ang sabi niya, may kailangan daw siyang kunin. Medyo nagtaka kami kasi parang hindi siya natatakot. Nang umalis na ang gwardiya, hindi ko na talaga napigilan. Tumayo ako. Niyaya ko si Anthony. Gusto kong malaman kung ano ba talaga nangyari sa taong nasa cubicle. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nasa gilid ko lang si Anthony. Hanggang sa tuloy na naming nalaman kung sino ang taong nandoon. Erickson? Gulit kong sabi. Si Anthony naman, napaatras at napasuka. Nakaupo si Erickson sa bowl. Tuguan, wala nang malay. At ang masakla pa, labas yung bituka niya at ibang lamang loob. Nanginig ako ulit sa takot. Namawas sa malamig. Sobrang kabog ng dibdib ko. Hindi pa sabi ko sa inyo. Hindi pa kayo ligtas. Boses ng gwardiya sa likuran. Pagharap namin sa kanya, nakangiti siya na nakakaloko. At pagkatapos, meron siyang kasama na dalawang aswang. Napadikit kami ni Anthony sa pader. Unti-unting lumalapit yung guard sa amin, pati yung aswang. At sa isang iklap lang, lumuntag yung isang aswang sa amin. Pero kasabay nun, may tinarak si Anthony doon. Naibaon niya sa mata ng aswang yung ballpen na dinukot niya doon sa bag niya. Dahil doon, nakabuelo kami ni Anthony. Haharangan pa sana kami ng guard. Pero mabilis namin siyang binangga. Tumama rin siya sa isang aswang. Nang matumba sila, sinamantala namin yun. Tumakbo kami palabas. Mabuti na lang din, wala nang ibang aswang sa paligid. Takbo lang kami ng takbo hanggang sa tatawid na kami sa pedestrian lane. Isang malakas na busina ang narinig ko. Paglingon ko sa kaliwa, may mabilis na bus ang paparating. Hihilahin ko sana si Anthony pabalik dahil mas nauna siya sa akin. Pero wala na ako nagawa nang araruin siya ng bus. Pumailalim siya sa ilalim nun. Halos hindi ko na din siya makilala. Gulat na gulat ako sa nangyari. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako nakagalaw. Nanginig ang mga tuhod ko. Nung lalapitan ko sana si Anthony, napahinto ako ulit. Meron kasing dumating ng mga aswang. Tapos, bigla nilang pinagpestahan yung lasog-lasog na katawan ni Anthony. Napailing na lang ako. Nagmadali akong umalis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nawala na ako ng pag-asa. Lahat ng madaanan ko, sarado na.
Hindi rin ako makasigaw ng tulong dahil baka marinig ako ng mga aswang. Naisipan ko na lang din na magpakamatay na lang. Tutal, ang layo pa na uuwian ko. Wala na rin ako masasakyan. Umupo na lang ako sa gilid ng kalsada, sa gutter, sa ilalim ng stoplight. Sa tagal ko ron, may lumitaw ng malaking aswang. May pakpak, may ulo din siya ng aso. Nakakatakot man, pero parang gusto ko na lang tanggapin na mamamatay na ako. Hindi na ako tumayo. Salip, tinawag ko pa yung aswang na yon para lapain niya ako. Nangaatakihin na niya ako. Napapikit na lang ako. Pero nakarinig ako ng putok ng mga baril. Pagkadilat ko, nakahandusin na yung halimo sa may semento. At sa di kalayuan, may mga truck ng sundalo ay naghihintay. Tinawag ako ng isang sundalo. Doon na ako nabuhay ng loob. Nanginginig man ang tuhod ko, pero lumapit ako. Hinila nila ako pataas. At sa pagsampa ko sa truck, nagkaroon ako ng dahilan para mabuhay ulit. Halos maiyak-iyak ako dahil sa tuwa na sa wakas, meron na ako ulit kasama. Nakaligtas ako. Sa uli, dinala ako ng sundalo sa ligtas sa lugar na kung saan hindi na ako masusundan ng mga aswang. Napabuntong hininga na lang ako. Habang hawak-hawak yung alak ni ninakaw ng dalawa sa may supermarket. Napangiti. Sabay tungga.